guys, nandito tayo sa SM MegaMall. Kita naman, okay? Yan. Kitang-kita niyo naman, guys, kung gaano kaganda ang MegaMall. Maglalakad tayo ng konti. Pero right now, kaya kami nandito ng aking family is because merong konting-konting maliit. Meron kaming maliit na gathering bago magtapos tong taon na to. Ngayon, ang aming kakainan, which is yun ang i-vlog ko, ay itong Lugang Cafe, guys. Yan. Yeah. So itong Lugang Cafe, guys, is isang Taiwanese cuisine. Okay. So tatry natin subukan ang kanilang mga dishes, ang kanilang specialty, and tignan natin kung gaano kasarap. So, see you in a bit, guys. Dumating na nga yung order, no? Binukod ko muna yung mga kakainin ko. Okay? So, ang meron dito sa akin is yung spicy clam with basil. Ito yan. Ito yung spicy clam. Woo! So, ito yan. Spicy clam with basil. Tapos, ito naman yung kanilang wasabi mayo with prawn. Tapos, isa to. Okay? Isa to sa mga best sellers nila, guys. Yung kanilang oyster cake. Mukha siyang cake, pero ang tawag nila dito ay oyster omelette. Ayan. Diba? Kinat ko na siya para pizza. Tapos, yung kanilang pork xiaolong mao. Ayan. Ito yan. Cute, no? Tapos, syempre, yung chicken with scallion. Chicken with scallion and ginger. So, tikman muna natin isa-isa, guys. Tapos i-assess na. Bumukod na ako kasi medyo crowded na doon. Parang pagkain. Tapos may mga darating pa. Mamaya, titignan ko pa kung ano pa yung mga ma-order. Then sasabihin ko sa inyo kung ano yung titikman natin sabay-sabay. Sabay-sabay. Kung gaano kasarap yung kanilang mga dishes dito. So itong, simulan natin yung xiaolong bao. Pork xiaolong bao. Okay, ito yun. Tapos meron silang sauce, of course. Tawag dito ay yung kanilang black vinegar. Meron dito lang makita. Their black vinegar na may shredded ginger. Ito ay isang Taiwanese na ginger pa rin. And Taiwanese black vinegar. So, i-dip natin. And tapos, titikman natin. Napaka-chewy. Yung pinaka-wrapper.
Tapos yung pagkagat ko, sumabog yung pinaka-soup sa loob. Napaka-satisfying. Tapos, yung sauce. Okay? Yung standout yung sauce. Na-complement niya yung xiaolongbao with the sourness of the vinegar. Tapos, eto na. Nasasabik na ako dito sa ano eh. Sa kanilang spicy clam with basil. Okay. So, kakamayin ko na guys ha. Kakamayin ko na yung spicy clam. Eto na. Tapos, samahan natin mo ano yung pinaka-sauce. Wow. There's a little spice. Yung sa pagkain ko nung pinaka clam. Yung pinaka clam. Tapos, alam mong sariwang-sariwa yung clam na ginamit dito guys. Panalo yung clam. Tapos, lilipat tayo dito sa kanila. Sabik na sabik na rin ang kapit nung kanilang wasabi, prawn. Kaya ko na. Napaka-crunchy. Napaka-crunchy. Yung pinaka-prawn. Alam mo mga kumbaga sa bawat muya ko merong may punch, may crunch. Tapos yung wasabi mayo, nag-coat dun sa pinaka-prawn. Ang sarap-sarap ng pagkakagawa dun guys. Tapos, meron pa siya, naka-coat pa siya ng pinaka-breading. Kaya, iba-ibang texture. Yung naramdaman ng dila ko, nalasahan ko rin. Yung galing, galing nun guys. Amazing. Tapos, lilipat naman tayo ngayon dito sa kanilang chicken. Chicken scallion with ginger. Kaya, ito na. Alam mo yung ano? Alam mo yung malahay na yung chicken but at the same time, yung toppings niya, yung ginger and scallion gave a different feel, a different texture, a different iba yung dating ng chicken. Hindi siya yung parang karaniwang pangkaraniwang Chinese chicken. No? It's different. Nag-iba siya dahil dun sa toppings na nilagay. Tapos, lilipat tayo dito. Kumbaga, ito muna yung pang-finale ko dito sa meal na kinuha ko, guys. Itong kanilang oyster omelette. Ayan. So, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Tignan na natin. Alam mo yun, pagsahid pa lang sa dila ako, hindi siya yung ano ha, hindi siya yung pangkaraniwang omelette. Okay? Yung parang, nilagyan mo na ng oyster, then at the same time, nilagyan mo na ng itlog para magbahulma, magsama-sama ito. No. Iba yung, well, yung itlog, it gave parang crust. Then at dun sa loob, parang napaka-milky. Tapos, dahil doon sa oyster, ang iba yung lasa niya guys, mag-iba yung lasa niya. Hindi siya, ano, hindi siya maalat, but it's giving you that fresh feeling ng isang seafood dito sa oyster omelette na lang. Panalo to guys. Ano eh, may mga kanya-kanya tayong mga fields na mga cuisine dishes. Pero ito, it was on top of my list na cuisine. Pero dahil dito sa mga ganitong dish,
It's very interesting. Napaka maraming family or mga pamilya na mahilig sa mga kakaibang meal dishes like Chinese, para maiba naman. Eto guys, okay na okay dito guys. Napaka tsaka malinamnam guys, malinamnam yung mga dishes nila. Hindi siya yung parang basta lupang bahay. No, it's way different. It's way different. Panalo ko guys. It's a must buy. Then, I'll try to see kung meron pa akong mag-order na iba. And, I'll update you guys. See you in a bit. So guys, nakain ko na yung second batch ng mga in-order kanina. Ngayon, ipapaliwanag ko yung mga nakain ko kanina. Natikman ko yung spicy squid. Napaka-spicy nun. Napaka-spicy nun. Pati yung sili nakain ko kanina. Tapos, tumatak din sa akin yung egg. Yung salted egg prawn. Napakasarap. Yung prawns nila. Okay. Coated yun na breaded salted egg. Yung pinaka-prawn. At the same time, meron pa siyang balat. Kung makikita mo, may balat pa siya. Pero, edible yung balat dahil sa pagkakaluto. Napaka-crunchy ng pagkakagawa. And then, pag kinain siya, unti-unti siyang madudurog sa palate mo. Tapos, isa pa sa pinaka-okay at pinaka-nire-recommend kong orderin nyo, guys, is yung pork knuckles, guys. Napakalambot. Tapos may konting tamis. Pero at the same time, nag-balance mo dahil dun sa kanyang soy sauce na halo. So, nag-balance yung alat at tamis. Pero kung mas na mga konti yung pagka-matang sa konti. Tapos yung lambot na ang lambot na pinaka-fat yung skin. Ang galing. Ang galing-galing ng pagkakaluto, guys. Tapos, yung kanilang polonchay, yung soup. Yung soup na polonchay with two eggs. Yung two eggs, dalawang klase yun. Isang century egg. Tapos yung isa is yung salted egg. So, nung katikman ko siya, halo-halong texture and flavor yung katikman ko. Now, bago natin tapusin, guys. Umorder pa ako ng isa. Isa pa sa mga bestseller nila. Ayan. Ang tawag dito, guys, is yung breaded shrimp ball. Okay? Noon pa kami kumakain dito, isa to sa mga paborito kong in-order dito. Okay, tikman natin, guys. Napaka-crunchy. Tapos, pumakatas yung pinaka-oil dun sa pinaka-balat, yung pinaka-breading niya, guys. Ang galing ng pagkakaluto. Kung nagkakamali, may keso pa siya sa loob, guys. Makakalinag na. Yan. Sarap, guys. Sarap. That's so delicious. Kakainin ko na to. Ano yung shrimp balls, guys? Yung breaded shrimp balls, perfect. Yung pinaka-breading niya. Hindi lang siya pa malutong. As you chew the shrimp ball, parang maraming damon mo sa pagkakagusta. Yung pinaka-breading niya, halos mapapunta siya sa karbon. Ang galing ng pagkakaluto. It's very delicious. So guys, I highly recommend you guys to try Lugang Café dito sa SM MegaMall. It's family friendly for mga gathering, for mga birthday,
mga meetings, ganyan. Okay dito kumain kasi ang daming pwedeng pagpilian ng pagkain na I'm sure na magugustuhan ng tulad ko, mga senior, and even yung mga bata, magugustuhan ng pagkain nila dito. So, to the next vlog guys. See ya!